Nazareno, awit at papuri, panay namin sa'yo. Tingin ang dalain at pagsamo, nabayan mo. Diba ko ang Jesus Nazareno? Sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva mo, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo, bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging handa na makinig sa mga aral ng Poong Jesus Nazareno at makisama sa kanyang paghandog ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya,
Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng Elog Euphrates. Isa sa mga ito si Tari na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninunoy nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapatagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Periseo, Cananeo, Heteo, Jerseyo, Heveo at Hebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalalay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa.
ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na po ang Jesus Nazareno, maganda ang balita ng Panginoon sa atin. Lagi maganda po. Basta ang Panginoon magsalita. O, yung mga kaya mag-asawa, pwede mag-asawa. Yan, no? Karamihan po sa inyo nag-aasawa. Yung mga hindi kaya mag-asawa, ay huwag mag-asawa. Yung mga hindi mag-asawa dahil sa gusto nilang maging pari sa kaharian ng Panginoon, yan, pwede. Mamili po tayo, single, married, or priest. Yung single, akala natin madali yung single, ha? May iwasan mo maraming problema, pero marami rin problema yung single. Yung mabuting single, na talagang wala kang hilig sa babae o sa lalaki, single ka dahil sa gusto mo ang trabaho mo, teacher ka, puro kinder na lang ang tinuturuan mo, wala ka ng ganang mag-asawa, maging nanay, ayan, eh, pwede yan ngayon. O ay mayroon doktor, doktor na gynecologist, ayaw mag-asawa kasi lagi niya nakikita sa trabaho niya. Kawawa naman yung mga nanay, anak ng anak, kaya meron akong kilalang gynecologist, hindi nag-asawa hanggang sa mamatay. Pero pagka mag-asawa, mga kapatid, iwasan na mag-isip na mag-divorce. Hindi pwede. Kung hindi mo kayang yung mayroong divorce, yung na pagka nagsawa ka na sa asawa mo, ay hiwalayan mo siya, ay bawal yan.
Kaya, pag-isipan mo mabuti, bago ka mag-asawa, kung kaya mo na walang divorce, ay hindi maaaring dahil lamang sa sinabi ng gobyerno, pwede na ang divorce, pwede na ang divorce. Hindi pwede sa ating Panginoon, hindi pwede. Kaya, yung divorce, iiwasan. Ay, meron yung mga mag-aasawa. Kung hindi mo kaya na hiwalayan ang iyong nanay ay iyong tatay, matapos na ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka rin pwede mag-asawa. Kasi sinabi ng Panginoon, dahil dito, pag-asawa, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Yung mahal mo na tatay, mahal mo na nanay, iiwanan mo na sila. Hindi ka hihiwalay sa kanila. Iiwanan mo sila kasi mayroon kang bagong responsibility. Meron kang mamahalin habang buhay. Kung very attached ka sa nanay at sa tatay, ay nako, hindi ka pwede mag-asawa. Hindi rin mahirap po. Mahirap pong mabasa. Kasi pagka-birthday ng nanay, magbibigay ka ng birthday card, birthday cake. Obligasyon mo yun na mahalin. Kasi utos ng Diyos yun eh. Mahalin mo ang iyong ina at ama. At pagka ginawa mo yan, mahabang buhay mo, sabi ng Panginoon. Ayan. Kaya kung hindi kaya na magsarili at makisama sa bagong kasama yung asawa, ay hindi pwede mag-asawa. Eh pag-isipan po yan. Kundi mag-aaway-aaway lagi. Mag-aaway biyanan. Magbibiyan yung manugang. Ito naman yung huli. Kung bakit meron mga hindi nag-aasawa, single sila. Pero mukha sila, yung mukhang pari sila. O ano naman ang kwadyan? Kung kaya na hindi mag-asawa, yan. Kung hindi kang kaya mo na wala kang asawa habang buhay, yan. At kaya mo na limutin ang ukol sa iyong sarili, limutin ang mga kagustuhan mo, mga bisyo, mga magagandang pangarap sa buhay, kung kalimutan mo lahat yan, kung magpapasang ka ng iyong cross araw-araw, kung kaya mong sumunod kay Kristo, pwede ka magpari. O, kaya mahirap rin po ano? Mahirap rin maging pari. Lahat po mahirap. Pero, meron mga pari maligayang. Maligaya po sila na sila'y pari. Merong mga may asawa, maligaya. 50 years na may asawa, maligaya. Mag-60 years na mag-asawa, maligaya. Lahat maligaya na nakikita yung mag-asawa na maligaya. O, meron. Kaya inspiring naman sila na kung gusto niyo mag-asawa, yun ang gayahin. Huwag kayo gagahaya sa mga mag-asawa. Kung yung mga single, ayan, na hindi naman kayo maaari magpari, hindi naman kayo maaari magmadre, hindi naman kayo maaaring basta maging single na lang. Kung kaya po na maging marangal na
taong walang asawa. Ay marami pong ganyan, eh, ano? Marami mga ganyan. Merong mga pangay, iba sa na alang-alang kay Kristo, mabubuhay silang single. Pero, mabuhay para sa Diyos, para kay Kristo, para sa kapwa. Hindi single na makasarili, kundi single na parang pari din, parang madre din, ano, pero single na professional. Oh, yan po. Mamili po kayo bago kayo umuwi. Magpasalamat po tayong lahat na tayo'y tinawag na ng Panginoon. May asawa na kayo, pari ako, meron kayong mga anak sugur na pari na rin, kaibigan na pari, mayroong mga single. Pagka magpasalamat po tayo sa Panginoon na tinawag, may lugar tayo sa simbahan, may lugar tayo sa kaharian ng Diyos, dahil sa ang Diyos ay napakabuti sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay po natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay. May asawa, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap sa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ama naming mapagmahal, paligayahin mo kaming lahat, ang mga mag-asawa, ang mga walang asawa, ang mga pari at mga naglilingkod sa iyong kaharian, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos mahawakbong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Lumuhod pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan
Kaya't sa pumamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa namin. Bigyan mo kami ngayon na iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa hirap at dusay kay
kasama ko ang sampo at dasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gawaing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building. Sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kawin na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pumamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang iyong pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyari ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,